Minsan, mahirap ma-inspire sa buhay lalo na sa ating sitwasyon sa kasalukuyan. Pero mas mahirap maging inspirasyon dahil kailangang mas mauna kang maging modelo at mas malakas para sa mga tao. Panoorin natin ang aming panayam sa isang YouTuber na ang adhikain ay magbigay inspirasyon at pag-asa sa mga tao sa pamamagitan ng mga videos. Ang kanyang tema ay tulungan ng mga tao na ma-develop ang kakayahan sa mga gawaing bahay at iparinig ang mga inspirational at religious songs na siya rin ang may likha at umawit ng karamihan. Narito po si Cynthia Pedrinha Quintos na siyang nasa likod ng QUINCY Notes YouTube channel. QUINCY mula sa kanyang pangalan na Quintos Cynthia. Ang mga videos niya ay base sa kanyang mga natutuhan sa buhay para sa kanyang pangarap at sa patuloy na paglapit sa Diyos. Magandang araw sa iyo, Cynthia. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak na ikaw ay aming makapanayam. May ilan kaming mga katanungan na lalong makapagbibigay inspirasyon sa mga tao ang iyong mga kasagutan. Ano ang nakita mong epekto ng pandemya sa mga tao? Sa obserbasyon ko, maraming mga naging epekto ang pandemya sa mga tao. May mga negatibo at meron din namang mga positibong epekto ito. Para sa akin, mas maganda kung titingnan natin ang magagandang tuloy dito. Nung nagsimula ang pandemya, napansin ko na mas natutong lumapit sa Diyos ang mga tao. Sa hirap ng sitwasyon, sa Diyos lamang tayo maaaring umasa at tanging salita lang niya ang pwede natin panghawakan. Ang pandemya ay nagdulot din ng takot sa mga tao. Ngunit sa kabila noon, lakas ng loob at pananalig sa Diyos ang nangibabaw sa karamihan sa atin. Ano ang iyong naging inspirasyon para manatili o maiangat ang pananampalataya ng mga tao? Ang naging inspirasyon ko para makatulong na maiangat ang pananampalataya ng mga tao ay yung mismo mga karanasan ko rin sa buhay. Hindi man ako manatawag na eksperto. Madami din naman ako na naranasan na pagsubok sa buhay kung saan kitang-kita ko ang kamay ng Diyos na kumilos para sa akin. Sa kabila ng hirap at sakit habang dumadaan ako sa pagsubok, alam ko na kasama ko siya at nangangako sa pamamagitan ng kanyang mga salita na hindi niya ako iiwan o pababayaan. Yung mga karanasan ngayon ang gusto ko rin maranasan. Sa paanong paraan mo na ibabahagi ang iyong saloobin para hindi mawala ng pag-asa ang mga tao? Sa panahon ngayon, sa pamamagitan ng social media, madali na nating naibabahagi ang kahit anong bagay. At ito ang ginagamit kong paraan para magbigay ng inspirasyon sa mga tao at huwag mawala ng pag-asa. May ilang mga videos akong nagawa kung saan ipinapakita yung mga simpleng gawain sa bahay o mga kakayahan na maaaring malinang o ma-develop kahit sa loob ng bahay, lalo na sa sitwasyon ngayon. May ilan ding mga cover songs na nagbibigay ng inspirasyon sa akin sa tuwing kinakanta ko. Meron din naman mga sariling likhang awitin na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Hangad ko na sa pagbabahagi ko ng mga ito, mayroon kahit man lang isang tao na mapalakas at huwag magpatalo sa buhay at patuloy na manalig sa Diyos. Ano ang natutunan mo sa buhay na maaaring maging inspirasyon at tularan ng isang taong dumadaan sa maraming pagsubok? Sa mga nagdaang panahon, natutunan ko sa buhay na ang lahat ng bagay ay lilipas. Yung problema, masasakit na karanasan, hirap sa buhay, lahat yan ay lilipas. Bago mo malaman, nalampasan mo na at magtataka ka pa. Lilingon ka na lang at magtatanong, paano ko nalampasan yun?
eh ang hirap at sobrang lugmok ako noon. Lahat ay lilipas. Ngunit isang bagay ang mananatili. Ang salita ng Diyos na nagsasabi, mahal ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan. Iniukit niya ang iyong pangalan sa kanyang palad. Ang mga bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Masarap ibigin ng Diyos. At sa Kanya, totoong may forever. Tunay na inspirasyon para sa mga tao ang inyong mga gawain. Maraming salamat sa iyo, Cynthia, mula sa Ordinary Citizen Bayanihan. Ito po si Leah na way nakapagbigay inspirasyon po kami sa inyong lahat. Maraming salamat. Maganda naman, bakit hindi mo maintindihan? Kahit na kagigising pa lang, bakit bukod ng pakiramdam? Messenger, Facebook, IG at WhatsApp, luna mong tingnan. Black coffee, white coffee, kasabay ang yosi, at kailangan mag-selfie. Dahil di mo inuna, magpuri at sumamba sa Diyos na mapagpala. Messenger, Facebook, IG at WhatsApp, mamaya mo na tingnan, maghintay yun. Black coffee, white coffee, wag nang mag-yossi. Ikaw lang ang hinihintay.